Nako, ang hirap pang mag-ipon. Ang dami ko pang utang. Wala pa talaga akong perang pang-ipon. Lalo naman yung mga pang-invest-invest na yan. Ito ba ang rason mo? Ang utang, hindi po utang na loob ha, ay isang responsibility. Ibig sabihin, kailangang harapin. Meaning, kailangang bayaran ng isang tao. Dahil nangutang ka, aba, may kaakibat na responsibility na dapat bayaran ito. Alam niyo po ba, ang rason kung bakit ako nag-OFW sa Singapore ay dahil po sa isang utang. Yes, nalugmok po talaga ako sa utang noong ako ay 20 plus years old, di ba? So, meaning, yung utang na yon ay dahil meron po akong negosyong pinasok at utang po ang naging puhunan. Walang nangyari sa negosyo, kaya ang naiwan ay malaking utang na kailangan kong bayaran. Sa isip ko noon, tanging pag-a-abroad lang ang maaring makatulong sa akin para mabayaran ko ang lumalaki, lumulubong utang na meron ako noon. Noong nasa Singapore na ako, doon po ako natuto about personal finance dahil naka-attend po ako sa isang financial literacy seminar or session ng International Marketing Group or ng IMG. Doon sa session na yon, sabi ko, grabe, mali pala talaga yung naging desisyon ko na mangutang para lang ipampuhunan sa negosyo. Kung hindi ko lang sana ginawa yon, hindi ako napunta sa sitwasyon na may malaking utang. Pero syempre wala na akong magawa that time dahil ang bawat bagay, 'di ba? Ang bawat experiences na mangyayari sa buhay ng isang tao ay may rason 'yon. Siguro iniisip ko nga ngayon kung hindi talaga ako nagkaroon ng utang noon, wala kasi akong kaplano-plano na mag-Singapore, 'di ba? So hindi ko rin naman matutunan siguro, 'di ba? Nang maaga yung about sa tamang pag-ipon, tamang pag-invest. So, anong ginawa ko doon sa aking sitwasyon na meron akong utang and then natuto ako ng tamang paraan ng pag-i-invest? Syempre, in-apply ko yung concept na naituro sa akin ng International Marketing Group or ng IMG. Ito yung structure ng pagbuo nung tinatawag na bahay pinansyal. Nandyan po nakalagay talaga na kailangan i-clear out. You have to manage your utang. Hindi talaga pwedeng mag-invest ang isang tao na ini-skip yung pagbabayad ng utang. Kasi nga, wala kang peace of mind, di ba? Hindi ka talaga tuloy-tuloy dun sa iyong pag-iipon or pag-invest kung meron ka namang naiwang utang. Kaya ako, ano bang ginawa ko? Hinintay ko bang mabayaran lahat muna yung aking malaking utang noon bago ako nagsimulang mag-invest? Hindi po. Ako, pinagsabay ko. What? Pinagsabay? May utang tapos nag-invest? Yes, it's just a matter of allocation. Totoo, malaki ang utang ko. Kaya, malaki din ang allocation ng amount nung sahod ko para pambayad ng utang. But, I see to it na kahit meron akong malaking utang na kailangang bayaran, sinimulan ko na rin ang tamang pag-iipon at pag-i-invest. Ito talaga yung aking ginagawa kapag sumasahod ako. 1% mula sa aking sahod ay para sa aking tithing. Yes, nagta-tithes po ako noon kahit tight ang budget ko. At 5% naman ay aking nilalagay or aking iniipon at ini-invest na sa Kaiser Saving Program. Ito talaga yung kauna-unahang saving program na aking ginawa noong nasa Singapore pa lang ako, na kahit na gipit ako at nasa utang pa, di ba? Nasa malaking utang pa, I see to it na meron akong 5% na aking ini-invest na sa Kaiser Saving Plan. Bakit ito yung aking inuna? Kasi nga, ang Kaiser Saving Program, meron na siyang insurance, meron na siyang healthcare, at meron na siyang investment. So, kumbaga, ako din kasi ang provider ng family namin, so I have to make sure na kahit papaano, meron na rin akong protection, meron akong healthcare, di ba? So, talagang ito yung pinaka-basic na saving program na aking sinimula noon.
And then, yung 60 to 70% na ng aking income, niriremit ko na po yan sa aking pinagkakautangan. And then the rest, di ba, yung balance, yun na lang yung aking binabudget para panggastos ko. Siyempre, pambayad ng aking bed space doon sa Singapore. At siyempre, nagpapadala rin dito sa Pilipinas para naman sa pangkain ng aking pamilya. Talagang ang hirap ng buhay ng isang taong may utang. Pero, siyempre, that time, naghanap ako ng ibang paraan para kahit papano, medyo lumaki naman yung aking pwedeng ipunin. So, pag merong chance na mag-overtime sa trabaho, ginagrab ko po yon. Buti na lang, may bayad yung overtime work. Mahirap talaga. Yes, mahirap pong isipin na more than kalahati ng iyong kinikita ay mapupunta lang sa utang. Diba? Nakakapagod yun eh. Diba? Na yung pinagpaguran mo, sa utang lang mapupunta. But wala po akong choice noon. I have to face that responsibility of paying my debts. And the good thing, lahat po ng bagay ay may hangganan. Siyempre, kasama na po dyan yung pagbabayad ng utang. Dahil nga, malaki yung allocation ng aking sahod na napupunta sa pagbabayad ng utang, ayun, 3 years, nabayaran ko din siya ng buo, di ba? Then, dahil nga, nasimulan ko na yung pag-i-invest, kahit na maliit na amount, noong nabayaran ko na yung utang ko, yung allocation na pambayad sa utang, saan ko na nilalagay? Of course, dinadagdag ko na siya sa aking investment. Bakit? Laging lifestyle ko na eh, naging habit ko na yung pag-i-invest, yung pag-iipon, hindi ko na iniisip na, ay, may extra na akong pera, di ba? Pangwaldas ko na to, hindi na, di ba? Dahil nasanay na ako dun sa simple lang, di ba? Talagang hindi ako yung porket na sa Singapore, di ba? Parang branded na rin or level up na rin yung lifestyle. Hindi po, nananatili tayo dun sa simpleng buhay. Ito nga talagang tumatak sa akin. Kapag lumalaki ng iyong kita, huwag mong lakihan ang gastos mo. Instead, lakihan mo ang perang iipunin or i-invest mo. Hindi dapat hintayin ng isang tao na magkaroon ng perfect na scenario katulad na lamang, saka na lang ako mag-iipon at mag-invest kapag ka utang free na ako. Kasi alam mo, ang pinakamahalagang bagay na dapat ay kakampi mo sa iyong pag-iipon at pag-i-invest ay oras. Yes, kapag ka pinalagpas mo ang pagkakataon na ikaw ay mag-ipon at mag-invest, doon ka na talaga totoong nalugi. Dahil ang oras na iyong pinalipas ay hindi na maaring maibalik pa. Kahit nasasabihin mo na mas malaki naman yung amount na pwede kong invest ngayon kasi wala na akong utang, hindi po. Hindi mo na po kasi mabalikan, di ba? Yung time. Again, tandaan po natin, time is money. Kaya kahit po may malaking utang, pwede ka pa rin naman talagang magsimulang mag-invest ng maliit na halaga. Ang pwede mong gawin, kung talagang kapos ka talaga, then you have to make sure na meron ka pang other sources of income. Maari kang mag-side business. Maari kang magkaroon ng negosyo on the side, di ba? Extra-extra na mga nego-negosyo dyan, di ba? Online selling, di ba? Nakakatuwa nga, kahit matanda, nag-online selling eh. So, ibig sabihin, maraming paraan para mapalaki mo ang iyong kita para at least meron kang other income na pwede mong itabi, maaari mong ilagay sa investment. Hindi dapat maging dahilan ng isang tao na hindi nakakapag-invest dahil may utang na binabayaran. Marami na kasi mga investment instruments ngayon na maaaring simula ng isang tao sa maliit na halaga na kahit may utang ka ay maaari mo itong magawa na. I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din. Kung sila man may kinakaharap na utang, nagbabayad din sila, maaari silang mabigyan ng pag-asa, maaari silang makakuha ng leksyon na oo nga no, pwede na talagang makapag-ipon at mag-invest ang taong may utang kahit sa maliit na halaga lang.